mga ordinaryong empleyado, hindi ito mayaman, hindi ito mahirap, but they can pay. So malaki, hindi itong mayayaman. Mm. Yung DEF, ang dami niyang taong yan. Grabe. Pag ikay kakandidato, dito ka pumunta. DEF, di ba? But, yan sila, meron dyan standby, meron dyan barter ng sasakyan, meron, wala yan silang mataas na capability to pay. So, yun ang tinatarget kalimitan ng mga produkto, yung C. Uy, iced teas, colas, alcoholic drinks. Dapat patunayan ito ha. Tama ito. People who love to go to Paris but do not drink alcohol drink. Do not drink alcoholic drinks. Pero gano'ng karami yan. Kung ang 100 ang napunta sa party at 80 yung nainong drinks, wala kayo halos market. Patunayan nyo na ang sasabihin mo sa background, do Filipinos are fond of parties. Now, parties are begin. Kasi kung sa party nyo nang pupuntahan yan, i-sell, yan ang pinakang target market yun. Hindi yan, gano'ng kalimit magpa-party. Very limited lang yung mga occasion na may introduce niya. So, parang maganda po yung parang may mga cart. Parang may mga cart. Oo, kung sa end consumer nyo talaga dadalhin. Hindi sa isa. Dalawa kasi yun eh. Ang pinipili nyo, event. Hindi tao eh. Yung event ang pinupan nyo. Ang pinupos ko sa inyo, event plus consumption. Yung consumer. Mm-hmm. End consumer. Yung halimbawa, yan, in-introduce mo sa food cart. I-introduce mo dyan. Makikita sa restaurant. Makikita sa beach, yung mga nabibili lang gano'n, merong pegi pa nga taho eh. Ngayon, may social ng taho na, order sa restaurant. Pero may tahong nakikita mo lang sa kalye, merong nagdadala sa mga bahay-bahay. At may flavor na mga taho ngayon. Diba? Oh, so, yung gano'n, unti-unti nang na-upgrade yung klase ng kuwan. Pero ngayon, kahit na bata, kahit na matasabihin mo, anong ba yung taho? Oh! Nakakain ka na ng taho. Oo. Yun, dapat. Yung gano'n, yung taho type. Soya shake. Pero, maganda pang ganyan soya. Pero pag sinabi mong taho, halos lahat na, intindihan yung taho. Okay. At saka, na-imagine mo na kung ano itsura ng taho. Pag soya, medyo, yung soya. Kasi dyan, may nagdito sa amin dyan, puro soya. Niche market. Specific market. Age group. Parang ganito yan, sabihin mo. Age 18 to 25, 1,500. Mm-hmm. Age 26 to 45 is blah, blah, blah. Age total, 3.56 million. So, ganun. Ganun ang kanyan. So, pag ginan nyo. Tapos, out of this, you are targeting 55% as part ng market share nyo. Walang tatarget ng ganyan. Papakamatay yung bibigay ng 55%. Alam niyang hindi makukuha yun eh. Mataas. Normally, at the most, yung pinakamalaki na is 30%. Oh. Dapat di mga 0.01. Yung mga ganun yan eh. Ngayon, yun lang increase ng na-introduce mo na yung product, lahat. Ang increase nilang yan, pag binigyan ka ng 10% increase sa market share, mabigat na yun. Kalaban mo na doon, mga Coca-Cola. Kaya yung ganyang 55, patawarin kayo ng Diyos. Ewan ko kung papanin nyo. Mataas yan. Sabihin sa inyo, this is unrealistic, sabihin professor mo. 55%. You can go as low as 30%. Oo. Para... 5% na lang tayo. At saka i-divide mo yun, yung 30%. Oo nga po. Sino kukuha ng 10, sino kukuha ng another 10, sino kukuha. So, pag sinabi mong 5%, yung introduction ng produkto mo, sino itong 5% na ito? Mm. Dito sa iyong 3, 5, 6, 4, anong age group? Apo. Para malinaw. Apo.
So, pag sinabong, ang target namin between 30, yung 25 o 26 to 40.